Hi guys! Welcome back to my channel, or should I say welcome back to me on this channel. For today's video, I'm going to share with you kung ano ba yung mga na-experience ko in 5 months with these braces. Disclaimer lang na lahat ng isa-share ko sa inyo in this video is based on my experiences. First is yung day ng installation. Discuss ko na lang din pala na yung case ng ngipin ko is class 3 or underbite. And also, I have missing tooth din dito, isa, and then dito, dalawa. On the day na installation, after ng consultation and then x-ray sa ngipin ko, dapat hindi pa siya may install that day. Kasi, upon checking, yung ngipin ko, masyadong malalim yung bite niya. So, ang tendency, yung ngipin ko sa baba, pwede rin matamaan niya yung mga bracket sa taas ng ngipin ko. My dentist advice na kailangan ko ng appliance or the bite plane. Pero since hindi pa siya readily available kasi kailangan mo siyang sukatan, naglagay muna siya ng bite blocks. So, yung bite blocks, para siya hindi mo maikagat or hindi magtama yung ngipin. I went back to my dentist after 2 to 3 weeks to get my bite plane. So, ito yung bite plane. Ito naman yung bite blocks. Bite plane, same with bite blocks, para din hindi ko masyadong maikagat yung ngipin ko. So, yes, hindi ko siya naikakagat. And hindi ako nakakanguyan ng pagkain. So, during those times, yung pagkain ko is diretso lunok lang talaga. So, gustong-gusto ko nun yung mga may sabaw para madali lang siyang makain. Now, let's talk about the pain. After may install yung braces sa ngipin ko, yung pressure niya, masakit siya pero tolerable naman. Hindi ko alam kung mataas lang yung pain tolerance ko pero sabi nila it depends. Sabi ng iba, sobrang sakit. Sabi ng iba, wala lang. So, sa akin, sakto lang. Kaya ko naman. Next one is very uncomfortable siya. Nagkasingaw din ako during my first 2 weeks. After that, hanggang ngayon naman, wala na. With bite blocks and bite pain, hindi ako makakain ng maayos. And then, pinaka na-frustrate ako nung may bite blocks pa lang ako kasi hindi ko talaga siya manguyan. Nagkaroon ako ng bite pain, okay naman na siya. Mas komportable na akong kumain, lalo na ngayon. Actually, mas gusto ko yung bite plane kasi bite blocks. Kasi, since meron siya dito sa gilid and para siyang retainer na invisible, makakanguya ka talaga. Unlike pag bite blocks kasi, parang may ilang ngipin ka lang na merong nilagay na mataas. Then, open na yung ibang mga ngipin mo. So, hindi ka na hindi sila nag-aabot. Sana nagigets nyo. Sa akin, that time yung bite blocks kasi, napaprustrate ako, hindi ako makanguya, hindi ko ma-enjoy yung food ko. And then, parang gusto ko na siya ipatanggal. Parang ayoko nang mag-visit ulit. Next is yung pagsasalita. With braces alone, hindi naman siya nakakabulo. Pero nang nilagyan ako ng bite plane, since may angala-ngala kasi siya, and makapal yung feeling niya, yun, medyo nahirapan ako magsalita. Actually, nung mga first month ko, hindi ko siya masyadong nasusuot kasi hindi ako maintindihan ng kausap ko. And, alam mo yun, halata talaga nila that there's something in my mouth. After the adjustment period, okay naman na ako. Nakapagsalita na ako ng maayos, mas komportable na akong kumain. Totoo yung sinasabi nila na sa mga unang weeks lang mahirap, masasanay ka din. And parang feeling mo wala ka ng suot kasi sanay na yung bibig mo. So, trust the process lang and trust your dentist. And then, let's move on to my experience ng mga second month, third month, and fourth month ko. So, during those time, pag nagpapa-adjust ako, hindi na ganun kasakit. Mararamdaman mong sumikip siya, pero hindi na siya ganun kasakit. And then, after 1 to 2 days, ganun, nakakain na ulit ako ng normal. Like, nung first adjustment na parang 1 to 2 weeks akong hindi makakain. Itong last adjust ko, this month lang din, nag-recommend ulit si Doc ng elastics naman. Ito. This one. Yan. So, ito yung makakatulong para mahila niya paloob na yung ngipin. Kasi, yung condition ng ngipin ko ngayon is, ganyan na, medyo align na sila. Ano ba yung experience ko with elastics? So, with elastics, actually, nung in-install siya or nung kinabit siya,
masakit. Parang siya yung pinakamasakit na experience ko. And then, every fresh elastics, parang reset ng pressure sa ngipin. So, ako gusto ko yung may naramdaman akong pain. Kasi parang, for me, dun ko nalalaman na ay nag-move yung ngipin ko. Ano naman yung mga progress na nakita ko during those 5 months? So, first, ano napansin ko talaga is nagkaroon ng gap yung ngipin ko. Medyo kinabahan nga ako doon kasi marami ako nababasa na... Basta may nabasa ako before na sobrang nagkagap yung ngipin niya. Pero I always ask my dentist kung normal ba yun or not, like that. Na-explain naman niya na normal lang daw magkagap kasi nasa adjustment phase pa kami. Then next is yung ang bilis niya talaga. Ang bilis talaga ng progress na parang ilang months pa lang. Sobrang pag tinitignan ko yung mga video ko dati, pag nagsasalita, may kita mo talaga na ang lalim talaga nung bite ko. And then ngayon, ganito na siya. Yun lang siguro for now. If you find this video helpful, please don't forget to like and subscribe to my channel. And if you want more videos or contents like this, please let me know in the comment section box below. Bye!